Good evening, everyone. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Alison May. Good evening, Giselle. Good evening, Carl James, Kuya Noel, and Ate Josie. Good Good evening. evening po, Pastor. Good evening din, Bento King. Joshua, good evening. Ganda ng buhok mo dyan, ah. Nice. Nasa ka, Josh? Nasa McDonald po. Oh, May wifi. libre wifi ba dyan? Yan, maganda dun. Libre yung wifi. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Let's start on time. It's 8 o'clock. Good evening, Anastasia family, Aldrin and Jasmine. Good evening sa inyo. Good evening po. Okay, let's start with the question na anong method, no, or way of fasting ang ginagamit nyo for Monday, Tuesday, and Wednesday. Siguro, let's start with Carl James. Available ka ba, Carl James? Good evening, James Raimundo. Carl James? Good evening po. Good evening, CJ. Um, ano bang ginagamit mong method? Para sa akin po is hindi po ako kumakain ng meat. Mm-hmm. And also, nag-skip po ako ng breakfast. So, yun po yung aking pinafast po. Yes. Thank you, Carl James. Sino next na gusto mong tawagin? Si Allison po. Allison May, ano ang iyong method of fasting? Pinawasan ko po yung panonood ng TikTok. Mahilig ka ba sa TikTok? Actually, wala akong account ng TikTok eh. Niisip ko nga kung mag-create tayo na account for the church, no? Niisip kong beneficial. Pero usong-uso nga ang TikTok, no? So, binawasan niya daw ang panonood ng TikTok. Thank you, Allison. Who's next, Allison? Sino yung gusto mong tawagin? Si Ate Giselle po. Ate Giselle, Ate Giselle, anong yung method of fasting? Ako po, lunch lang po yung kinakain ko po. So walang breakfast, walang dinner? Lang po. Yes. Oh, walang breakfast, walang dinner. Good, good. Next, Giselle, sino ang gusto mong tawagin? Si La Tita Jasmine. Tita Jasmine. Alam ko ang good evening. Alam ko ang fasting mo, hindi ka magkikilay. Ano ba pastor? Less meat kami. Tas prutas po. 'Yan. And kumakaiba sa rice talagang inanan. Kaso nanghihina kami. Nanghihina kami sa kuto. Yung siguro dahil sana kami sa kanin. At parang least nila, na, no? Ano yan pa kami. Kaya maya-maya tubig, prutas, syempre. At least eh, kilabab, walang ano, walang, walang, rice po. Walang rice. So, ako po, pinakain po ako ng prutas dun. Oh, doon, madaming prutas dun. Oo po. Thank you, Jasmine. How about you, Brother Aldrin? Pareho po kami, pastor, eh. Kung ano yung binabaon sa akin, Yasmin, yung kinakain ko. Malama. Kamote lang po, itlog eh. Yung binaon sa akin kanina eh. Kamote, itlog. Nako, parehas itlog na ano yun ah. Naglalabas ng magandang amoy. Kamote, itlog. Ayos yun. At least eh, hindi ka gugutumin kasi kamote. Mabigat sa tiyan yun eh. Thank you. Sino ang next na gusto nyong tawagin? Si ano po, sila Sister Josie tsaka Kuya Noel po. Ascaragas. Yeah.
Good evening, Justin. Good evening po. Good evening po. Kami, ha po. Kami po ano, lunch lang po yung ano namin kinakain. Walang breakfast din, walang dinner. Breakfast saka po dinner, wala po. Kinabukasan na po ulit pag lunch. Thank you, Sister Josie. Sino ang gusto mong isunod? Si James, si Justin, or si Joshua? Ito pa. Si James po. James, ano ba? Hello po, good evening. Ano ba atin dyan? Ano ba ang method of fasting? Ako, hirap pastor eh. Less pork ako, less chicken, saka less rice. Ay, Hi, Aizel. So, less pork, less chicken, less rice, and then tinapay. Yung po. Tinapay na lang po. Thank you, James. Oh. Good evening, Tita Pepot. Good evening. Good evening po. Okay. Ako na lang magtatawag, konti na lang sila. Justine, how about you? What is your method of fasting? I'm skipping dinner. I'm sorry again? Ulit? I'm skipping dinner. Dinner. Okay, dinner. Okay, how about you, Josh? Anong method of fasting mo? Ano po? Wala pa pong kain. di ka na rin nanonood ng TikTok. Thank you, Josh. Tita Peps, kayo, anong method of fasting na ginagamit niyo? Nakamute po kayo. Walang YouTube. Wala mo ng YouTube 3 days. Wala mo ng YouTube for 3 days. Uh-huh. Ang hirap na eh. Masyadong tahimik. Masyadong matahimik. Alright. So, some of you, I made you as co-host, no? Kindly allow the participants to ano, log in kasi I'll be switching to a shared screen and I'll be sharing to you some informations. Alright, since pinag-uusapan naman natin ay tawag nito ay methods of fasting. Okay, so okay, sino nag-add? Si Tita Bing. Good evening po, Tita Bing. Alright. So, good evening po. Makiki-add na lang yung mga papasok. So, good evening. Welcome to our second night or second day of our mid-year annual prayer and fasting. This will be only for 3 days and we're doing this. Last night, our theme is to recalibrate. Today is to refocus and tomorrow is to refresh, no? So, pinag-uusapan natin kahapon specifically about fasting, no? At kumbaga, let me share to you that fasting in the biblical sense is choosing not to partake of the food because your spiritual hunger is so deep, your determination in intercession is so intense. So, or your spiritual warfare is so demanding that you have temporarily set aside even fleshly needs to give yourself to prayer and meditation. And fasting is a biblical principle. There are several types of fasting. Ayan, ito yung pinag-uusapan natin ngayong gabi. The one you choose is between you and God. Nobody's forcing you. No, it's just that we're doing a corporate fasting. Nobody's telling you how to fast and how not to fast, or what the method or type that you would like to use. So it's all up to you because fasting is between you and God. No, He will actually honor your best sacrifice. No, so it's not just about food. So biblical fasting. Okay, let's go to what is biblical fasting. So types and lengths of spiritual fasts found
in the Bible. Let me share to you. Number one, I'm sure walang gumagawa nito at hindi natin i-suggest na gawin natin to. The absolute fast. So what do we mean by the absolute fast? This is the complete abstention from both solid food and water or liquid. So, wala kang kakainin, wala kang iinumin. Absolute fast. Alright? So, this is an example. Sabi niya, I had no food, no water for 4 days. No? Dry fasting. So, talagang medyo madadry ka nun. And it's, kumbaga, hindi siya advisable. Pero ginamit din 'yan sa panahon ng Biblia, no, sa time ni Esther, and we all know na si Moses ay nag-absolute fast, si Jesus nag-absolute fast, no. Sabi dito, Esther 4:16, "Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. And I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish." So alam naman natin ang story ni Esther na naging queen, no? At in-encourage niya ang mga Hudyo, kasi papatayin ang mga Hudyo during those times, no? At for 3 days, no, night and day, wala silang ininom at walang kinain. Well, yun, possible yun. Pero wag mo yung gagawin yung absolute fast na 40 days, alright? Oh, actually, 3 days kaya, no? Pero we don't recommend this, no? Unless sinabi sa'yo ng Panginoon na gawin mo, meron kang spiritual clearance mula kay Lord, no? Acts 9:9, "For 3 days he was blind and did not eat or drink anything." So this can be found also, no, during the times sa mga early disciples ni Jesus, no. At this is one of the incident that tatlong araw, no. I think I'm not sure kung si Paul yung pinapatungkol dito. I'll get back sa inyo and I'll check Acts 9:9. No, or if somebody please can check Acts 9:9 kung sino yung pinapatungkol dito. I believe it is Paul, or I might be wrong. So let's just fact check lang. Pero whoever it is, kung si Paul man yan or other disciples, so ganun din, no? 3 days, nag-absolute fast. No eating, no drinking. No? Alam niyo, it has been medically proven that the body can withstand at the maximum 3 days without food or water. Pero syempre, di ba? Unless nga na sinabi sa inyo ng Panginoon, gawin mo. Pero kung hindi naman, ay nako, delikado. Lalo na kung meron kang may sakit ka, no? So hindi siya advisable. In extreme cases, both Moses and Elijah engaged in a supernatural fast of 40 days. However, this were specifically God initiated and is not recommended. So again, God initiated yung mga ganun. Pag ginawa mo siya, initiated by you only, at gusto mo lang, at trip mo lang, at gusto mong subukan, at gusto mong pumayat o whatever, eh baka masaktan ka. Okay? So, yun yung absolute fast. Ibig sabihin, absolute, from the word absolute, zero water, zero food, at maglalast ka lang for 3 days. Do not attempt na mag 4 days or mag 40 days, or actually we don't recommend na mag-absolute fast. Alright? So, full fast. What is full fast? Drink only liquids. You establish the number of days. In our case, we have 3 days. Okay, ako, ito yung ginagamit ko. Alright? Specifically, ginagamit ko ay full fast. Exacto. Sabi ng Anastasia family, si Saul po ang nag-fast sa Acts 9. So, Saul is Paul. Alright? So, tama ako. All right, thank you Anastasia family for fact checking. So full fast, ano ibig sabihin? Liquids only. So ibig sabihin tubig or fruit juice or yung binlender na gulay or whatever. So yan, actually maganda, makakatulong yan, ma-detoxify ka.
Ano naman yung 40-day fast? Well, obviously from the word 40, no, yung number. So particularly, nandun about 40 days. So we're not doing this, we're not using this, so we're just skipping it. No? So hindi siya applicable sa atin because we don't conduct 40-day fast sa church unless the Lord initiated. All right? So let's move on. Daniel fast. Ito. Ako from full fast, no? From Daniel fast papuntang full fast, and then pag break ko babalik ako ng Daniel fast, no? Kasi hindi mo pwedeng biglain kasi magre-revolusyon ang tiyan mo. Alright, ang Daniel fast is eat no meat. O yan, meron nagsabi sa inyo kanina yan. No fish, no eggs, no sweets, and no bread, no drink, or in our case, no rice. Drink water, no soda and juice. Eat fruits, legumes, nuts, and vegetables. Ayun ang Daniel fast. Actually, recommendable ang Daniel fast for daily consumption of food. Alright? So, sabi nga, kumain ng gulay at prutas. Yan ang tinatawag na the healthy fast. No? So, pwede rin naman na for 3 days ay piliin mo is the healthy fast na hindi ka kakain ng kahit anong karne at hindi ka kakain ng kahit anong matamis or iinom ng kahit anong matamis. Pwede rin yun. Ang tawag doon, the healthy fast. Okay, ano naman yung partial fast? A partial fast is from 6 a.m. to 3 p.m. or from sun up to sundown. No? So, ibig sabihin, you can select from 3 types of fasting. Pwede kang gumamit ng full fast, yung puro liquid lang, or Daniel fast, fruits and vegetables, or give up at least one item of food na gustong-gusto mo. Diba? Halimbawa, everyday, mahilig ka kumain ng Kentucky Fried Chicken na original recipe. So every dinner, yun ang kinakain mo, you can give that up. No? At least that one item. Or kakain ka, less, puro rice and ulam lang, rice and gulay lang, hindi ka muna mag-meat. Pwedeng ganun. No? Pero ito, para rin itong intermittent, no? Meron kasi number of hours. No? Pero ang tawag dito ay partial fast, and then you use the 3 types of fasting, full fast, Daniel fast, and give up at least one item of food. Alright? So, ito, sa kinabibilangan nating mundo, ang tawag nila nga dito ay intermittent fasting. No? So, the partial fast in Daniel 10:3, we see an example of specific restriction from certain foods. No? Basahin natin, at that time, I, Daniel, mourned for 3 weeks. I ate no choice food, no meat or wine touched my lips, and I used no lotions at all until the 3 weeks were over. Kasi si Daniel ay, kumbaga, high-ranking official sa palace. Sa palace from the time na kung sino-sino yung nag-colonize sa kanila, ay high-ranking official siya. So pag high-ranking official ka, kung anong kinakain ng mga official, yun din ang pagkain ni Daniel. So ibig sabihin, lahat yun, meat, high fiber, high protein. No, pero siya, no, eh, pinili niya ang fruits and vegetables. And even, no, at na curious pa nga yung hari, ang sabi, Daniel, may nakapagsumbong sa akin na hindi nyo kinakain yung kinakain natin. Paano kayo lalakas niya? No? Ang hamon ni Daniel, alam nyo ba? Sabi niya, itest nyo po kami. Kakain kami nung kinakain namin, fruits and vegetables. At yung mga malalakas ng mga tao ninyo na kumakain ng mga meat. No? At the end of the testing period, eh, i-check nyo kung sino yung mas malakas. Ayun, pinatunayan ni Daniel na tama yung kanyang diet procedure. Ano naman ang corporate fasting? No? For 21 days, for 3 days, for 5 days, depende. Ang ibig sabihin nito, corporate, from the word sama-sama together. Parang yung ginagawa natin. Now, on the Day of the Atonement, the nation of Israel is commanded to engage in a day of public fasting as a manifestation of their sorrow for sins. At other times, the king of Israel or the prophet would command
a fast for the people for the purpose of national emergency. It is a declaration of dependence upon God to intervene in the nation. Kagaya ng ginagawa natin, our focus is to recalibrate, refresh, refocus. No, so what we're doing this enable for us to make sure that we are heading the right direction. Kasi we already have a plan. No, our church has an annual plan na ginagawa ng board and pastors every fourth quarter of the year. Last year, nag-overnight kami sa isang lugar, I think somewhere in Riverside, and then we plan every month kung ano yung magiging activities, no? And we executed January to July. In fact, when we evaluated yung plan versus doon sa execution, is we exceeded pa, no, yung ating plans, no, and we produce good results. Ngayon, itong second half of 2023, meron din tayong plan. Pero it doesn't mean na naka-fix lang tayo sa plan na yan because those are plan of men. So we need to hear the Holy Spirit if He's approving of our plan or make necessary adjustments, all right, in terms of what do you call this, in terms of our execution to sa ating mga church plans. Ngayon, pagdating dito sa mga plano na to na pinag-uusapan natin, importante na dapat ang sistema natin, nobody moves, nobody makes a step unless the Holy Spirit told us to do so. Kasi kapag pinabayaan natin yung sarili nating wisdom, then doon na magkakaroon ng problema. Ayan. Ikaw, sa palagay mo, anong magandang Pinoy take-out doon, di ba? Sa mga pinag-uusapan natin. Alam nyo, while fasting, we also do the following. No? Or else, it is called dieting, hindi fasting, di ba? So, ano kasabay na ginagawa natin sa fasting? So, Pinoy take-out natin, ha? Huwag niyong kalimutan. We worship. We sing worship songs. Ngayon, andali na because of Spotify and YouTube. Now, you just play it and then sing along with it. Meron pang karaoke. Just have your personal worship. If you know how to play guitar or piano, do it. No, have a personal worship with God. All right? What else? You petition. You ask something from the Lord. No, Lord, will you please give me this? As long as hindi makakasira o makakabuti lang para sa akin. No? So, we also, while fasting, we read the Word of God. No? Magbasa tayo ng salita ng Diyos. No? Fasting also, pwede yung sabayan ng humbling yourself before God. No? Paghingi ng tawad. No? Or asking for direction and guidance. Lord, saan makapapunta? Agaya ng, ito yung focus natin as a church. We're asking for direction and guidance. Okay? Or mourning. No, nagluluksa ka dahil malungkot ka sa kung ano pa mang pangyayaring nangyari sa buhay mo. Importante rin na while fasting is to confess all your sins and repent to God. No? So, ngayon, gabi na to, balikan natin ang bawat isa, let's talk about prayer. Kasi dalawa yan eh. Prayer and fasting. Right? So mag-good evening muna tayo sa mga bagong dating. Good evening, Tita Elvi, Pastor Bong, Tita Fe, Kuya Manny and Ate Janet. Kiko, good evening. Happy birthday, Kiko. Ha? Birthday mo pala. Ha? Paulit-ulit na lang. Alam ko, February birthday mo eh. Ang daming bumabati sa'yo. Sister Rose, good evening. And Pastor Rave, happy birthday. Yan ang totoong may birthday ngayon. Ba't ba si Kiko ang binabati niyo? February pa yan. Happy birthday, Pastor Rave. Amat. So, sa Sunday, Pastor Rave, ba? Hindi kami nakakalimot dahil wala nang fasting sa Sunday. Eh. Alright, so natanong na natin yung iba. No? Tanongin naman natin yung mga bagong dating. Okay, kasi pagka fasting, walang prayer, diet yun. Di ba? So,
Ano naman ang importansya ng prayer? Yan, magandang tanong. Bakit kailangan sabayan ng prayer ang pagfa-fast? No? At ano ang experience nyo nang dahil sa panalangin? Ito ang nakuha mo. Yan. So, let's start with, siguro mag-start tayo dun sa napakagandang background sa likod na may sunset, ang mga dangawin. Ayan. Ganda ng sunset background nyo dyan eh. So, kayo po, ano pong naging benefit nyo sa panalangin? Bakit malaki ang paniniwala nyo sa panalangin? Paano nyo ginagamit ang panalangin sa pamilya, sa trabaho, sa ministeryo? Yan, yun po yung tanong natin. Go ahead, Dangawens. So, magandang hapon po sa bawat isa. Praise God. This is our second night of our prayer and fasting. So, fasting, so usually kakibat po talaga is prayer. And this morning as I pray, ang devotion ko po is about obedience. Because through fasting, we receive something from the Lord. And when we receive, when I receive it, Lord, God expose my heart. Like, are you willing to obey? Because it takes a lot of sacrifice. Kumbaga, may mga bagay na dapat akong i-let go. I have to surrender it to the Lord. Mm-hmm. And yun po yung in-expose ng Lord sa akin. Are you willing to sacrifice for this? For this vision or for this thing? So sabi ko, Lord, I cannot do this on my own. I need the Holy Spirit to strengthen me and to teach me in this. So yun po. Kasi merong word, merong worship, and the third is about the heart of obedience. So yun po yung sa akin. So I asked God to just really help me to do the things that He really wanted us to do. So yun lang po. Amen. Thank you, sister. Kuya Manny, meron ka bang gustong idagdag? Okay na po ako. Alright, so tawagin natin next si Tita Fe. Tita Fe, ayan. Ano ang significance sa inyo ng prayer? Bakit importante ang prayer? Ano yung mga na-experience ninyo na dahil sa prayer ay nag-benefit kayo? Ayan. Now, without prayer, we feel dry, we feel weak, mm-hmm. we feel we don't have happiness or joy, which comes from the Lord. We feel so empty mm-hmm. without prayer. And prayer is very powerful. And in every situation where we know that we need the help of a supernatural being, and that is God, we ask the help of the Lord. And He always sees, He always answers when He knows that we are sincere. We mean business with Him, and we do trust Him. I remember the words of Jesus saying, "Until now, you have not asked anything." And then was followed by His command saying, "Ask, and my Father and the Father in heaven will grant your prayer that you may be glorified, that He may be glorified in the Son." Mm-hmm. So I realized too that God has a portion. We as His children also have our portion. Mm-hmm. Our portion is to express to Him our need, our dependence on Him, because man has his limitations. We have limitations. There's so many things that we cannot do without God's intervention or without God's help. Mm-hmm. So God's portion is to listen and grant whatever we desire according to His perfect will. Amen. Without prayer, to me, life is dead. I have no hope. I don't experience joy. And to me, life has no meaning. Amen. So prayer and the Word of God are worship before Him through prayer too, you know, is really very valuable in a Christian's life.
Without that, we have nothing. Yep. Thank you, Tita Fe. Let's call on Sister Bilma, Sister at Tita Bing. Good evening po. Ano po ang importansya ng prayer sa inyo? Ano ang significance nito? Paano kayo pinagpala nito? Good evening, Pastor Bert. Good evening po. Good evening. Sa akin naman po, may mga nilet ko po ako na alam ko pong dapat iwan ko na po yun. Mm-hmm. Tsaka ang ano ko po, nananalangin po ako sa kanya. Tsaka yung pong kapag meron po akong nagagawang pagkakamali, talagang importante po yung prayer. Mm-hmm. Hinihingi ko po agad sa kanya ng ano yun, ng tawad. At tsaka po talagang pinipilit ko na mapaloob ako talaga po sa kay God. Mm-hmm. At tsaka po talagang importante po na kung sa araw-araw po kailangan po talaga na lagi po siyang nasa isip natin at manalangin po. Amen. Yun lang po. Amen. Thank you, Tita Bing. How about you, Thank Kiko? Thank you po. Thank you, Tita Bing. How about you, Kiko? Ano ang importansya sa iyo ng panalangin? Ano ang naibigay sa iyo nito? Ano yung... Good evening, Dave. Welcome. Good evening po sa lahat. Okay, Kiko. Andiyan ka pa ba, Kicks? Hello po. Hello. Good evening, Kiko. Ano ang importansya sa iyo? Ang ano po, importante po yung mananalangin ka lang kay Lord na it, naramdaman ko na nasagot yung prayer ko eh. Mm-hmm. Habang nagkasakit kami. And then also maging humble po sa kanya. Mm-hmm. Thank you, Kiko. And then ano po. Go ahead, Kiko. And then naramdaman ko yung spirit na nandiyan ay ito na po yung binigay niya sa amin po. Yun lang po. Thanks, Kiko. Let's be specific naman ngayon, ano? Bakit kailangan ng church natin, yung ministry natin ng panalangin? Yan, yun naman yung tanong. Ibahin naman natin. Bakit? Ano? Anong importansya nito sa ating ministry? Siguro, let's ask Pastor Bong. Pastor Bong, why do you think it is important for us to pray for our church? Good evening, Pastor. Good evening sa inyo lahat. Sa akin, Pastor, prayer plays a very important role ba sa ating relationship sa ating mga pag-set ng mga goals. Lalo na sa mga kwan natin ba, mga programs natin, we need to ask for, we always ask for guidance actually. It's only through prayers na gagawa natin ito, asking for directions, asking for wisdom, mm-hmm. and also yung strengthening each one of us mula sa head hanggang sa mga members natin na bukod sa protection, ilayo sa mga masamang influence. So malaking factor, Pastor, yung kwan sa atin, yung prayer sa buhay ng ating ministry. Ngayon, Pastor, meron pa tayong di ba, pinagpipray na natin ngayon yung mga bata bago umakyat doon sa kanilang mga rooms. Di ba po? So, ganun ka-importante yung pagpapahalaga natin sa prayer. At napansin ko lang, una, madami ako napansin na simbahan na wala silang annual plan, no? Baga, direksyon na tatakbuhin, they just play it by ear. Okay naman yun, no? Kasi you play it by ear. At the same time, sana may plan ka. When you play it by ear, you don't play it by ear na hearing yourself also alone. But also,
kumbaga playing it by ear, hearing the Holy Spirit, no? Yun ang mas maganda. Napansin ko rin maraming simbahan na wala silang prayer program, or sabihin natin na not necessarily prayer is a program, it's actually a lifestyle, no? Isa sa mga culture na sinishape natin sa ating simbahan ay magkaroon ng prayer life, no? Personal, individual prayer life ang ating mga miyembro, kasi hindi mo sila pwedeng ipag-pray lang ng ipag-pray. Now, they need also to pray for themselves, kasi they need to communicate with God. Kailangan natin silang turuan ng ganun. At isang bagay na napansin ko rin, na kung sakali mang may prayer, prayer time or prayer gathering, no, kadalasan wala yung senior pastor. They just give it to people who can handle prayer, and hindi umaattend ang prayer ng ang senior pastor. Para sa akin, ang papapakita na importante ang prayer, dapat para sa akin lang naman, hindi ko naman sinasabing tama ako or mali yung iba. Para sa akin, dapat pinangungunahan ng senior pastor ang prayer, no? Kasi doon malakas na ano yun eh, na kino-communicate mo yung message na loud and clear, na kung pinangungunahan mo, importante yun, 'di ba? Napaka-importante. So, kumbaga dapat ikaw ang nauunang manalangin. Kumbaga sa gera, susugod, dapat nasa harapan ka. Wala ka sa likuran, 'di ba? Arang ganun. So, 'yun, ganun ka-importante ang prayer pa sa isang ministeryo. Now, how about si Tita Pepot po? Tita Peps, gaano ka-importante sa ministry natin, sa church natin, sa inahawakan niyo na ushering ministry, malaking ministry 'yan, ano? Gaano ka-importante yung prayer sa atin? At sa akin, Pastor, it is important ang prayers sa ating mga ministry, kasi minsan marami tayong activities na talagang nakaka-overwhelm. Mm-hmm. Minsan na malilihis tayo, or minsan makakalimot tayo, minsan lalakpas tayo sa mga dapat na kilos lang natin. Mm-hmm. Yung para pang nawiwindang ka sa mga nangyayari, tapos mm-hmm. ang mangyayari, baka mamaya makalimot ka, sumobra yung... Alam mo na yung mga ginagawa mo na hindi naman dapat. Kaya kailangan may prayer tayo. Kailangan binabalo tayo ng prayer para alam natin kung saan tayo tatayo, saan tayo naka-stand, anong stand natin pag nandun tayo sa ministry natin, at magawa yung ating dapat gawin as a ministry head or as a ministry member. So sinasabi nyo kasing sa alam natin dapat saan tayo tatayo. Oo. Ang ibig sabihin kasi nun it's a sign of humility. Na una-una, alam natin hindi tayo makakatayo sa sarili natin. So, since hindi tayo makatayo sa sarili natin, kailangan natin ng Panginoon. Kung sakali man makatayo tayo, mako-confuse tayo, saan ba talaga tayo tatayo? Kaya napakaganda nung sinasabi nyo na, teka, kailangan ko na may magsabi sa akin saan ako nakatayo. At importante, merong magpatibay sa akin habang ako'y nakatayo. At soon ay magaganap lamang kung tayo nananalangin sa Panginoon. Ito ay both sa personal na buhay at saka sa ating ministeryo. Right? So balikan natin yung iba sa ating mga katanungan. Balikan lang natin uli ang ating screen. Pag-usapan natin ngayon ang prayer. Let's talk about prayer. Ano bang importansya nito? No? Sabi ng Biblia, at tayo naman ay naniniwala, ang panalangin ay makapangyarihan. Yan. So nag-a-agree tayo lahat dyan that prayer is powerful. As a pastor, alam nyo, what are the most common prayer requests na lagi kong natatanggap? Alam nyo, ang top one, healing. No, Pastor, pag-pray mo naman ako, gumaling na sana. Ganito, o yung nanay ko, or whoever. No, pangalawa, no, ito sa experience ko lang naman to, ha, bilang pagpapastor. Maring ibang pastor, iba naman yung kanilang experience, no. Pangalawa, ang masasabi ko na top 2 na nanghihingi sa akin ng prayer request is for the restoration of broken relationships. Yan, nagkagalit yung magpinsan, o kaya nagkagalit yung magkapitbahay, nagkagalit yung magboyfriend o whoever, yung mga ganun. So, pangatlo, financial freedom, na
Pastor, pag-pray mo naman ako, sana mabayaran ko, lubog ako doon sa credit card ko ngayon, ganun ganyan. So, mga ganun. Pang-apat, salvation. Magugulat ka, no? Hindi pa top one yung salvation. Diba? Pero ganun talaga, immediate need ang kailangan ng tao, di ba? Pero eventually naman, napupunta naman doon sa salvation, no? At ang panglima, madalas na hinihingi sa akin prayer request ay about relief from anxiety, depression, at pagkalungkot or loneliness. Ayan. So, let's look at some verses, no, that can help us understand what is praying is all about. Una, sabi sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Matthew 21:22, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Ayan. Mga verses po na to na binabasa ko bago ko ipanalangin ng isang tao na kadalasan humihingi ng panalangin. Lalo na sa ospital o kung saan pa man, na kung saan ako naimbitahan, ay binabasa ko tong mga verses na to. Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kasi bakit ko po ito binabasa sa kanila? Kasi mga faith builders to eh. No, kumbaga, lumalakas yung pananampalataya pag binabasahan mo ng eksaktong unadulterated word of God na hindi mo dinagdagan, hindi mo binawasan. John 14:13 to 14, whatever you ask in my name, this I will do that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. So, nakita mo, assuring ka agad, ano? James 5:14, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Diba? And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Yun ang pinaka-importante, di ba? Naggumaling na, may forgiveness of sins pa. Therefore, kaya sabi dito, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has a great power as it is working. Ayan, dito natin nakuha na kadalasan, mupunta tayo sa pare, sa pastor, di ba? Kasi we perceive them as righteous people. Kasi nakalagay nga sa Bible, the prayer of a righteous person has a great power as it is working. Now, let me just clarify this. Hindi lang ang mang pare or pastor or anybody, church leader, ang merong kapangyarihan. Actually, walang kapangyarihan ng tao. Ang kapangyarihan ay nanggagaling sa Panginoon. Pero kapag may righteous heart ka, no, may tuwid kang pag-iisip, tuwid na puso, no, at you uphold righteousness dahil sa Panginoon, kadalasan, yun, no, malamang lamang pakikinggan ng Panginoon yung tao na yun. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Ayan. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ephesians 6:18, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication, to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Okay, linawin lang natin. Ang Panginoon ay sumasagot sa tatlong pamamaraan. Our prayers are not always answered right away. Una, pwedeng sabihin niya, yes, I'm granting your request. Pangalawa, pwede niya sabihin, no, hindi niya i-grant yung request mo dahil makasama sa'yo. Or not yet. Pwedeng yes, pero hindi pa. And three, di ba? No, kasi he has something better in mind. Sa anumat anuman, ang tanong ko sa inyo ngayong gabi, pag sinabing yes, no, not yet, bakit kailangan pa rin natin purihin ang Panginoon? Ayan.
Magandang tanong yan, di ba? So, nananalangin ka. Tapos, ang sagot sa iyo, yes, no, or not yet. Ngayon, bakit mo kailangan purihin pa rin ang Panginoon? Kasi pag yes, madaling purihin ang Panginoon eh. Di ba? Lord, kailangan ko ng bagong bahay. Sabi ng Lord, yes. Ay, talaga naman. Praise the Lord. Ipatawag lahat ng tropa sa La Filnas. Meron tayong housewarming or house blessing, di ba? Kasi bago ang bahay, di ba? Parang, kasi yes eh, sinagot ng Panginoon. Right? So, what if kung not yet? What if kung no? Bakit kailangan pa rin tayo magpasalamat at magpuri sa Panginoon? Ayan. So, sabi mo, Lord, bigyan mo naman ako ng jowa. Sabi ni Lord, not yet. Daya naman, Lord. Yung mga kasing edad ko, may asawa na. Ako wala pa. Kasi edad ko nga, may apo na eh. Ako wala pa. Diba? Pero ba't sabi ni Lord, not yet? Eh, ba't kailangan ko pa rin magpuri at magpasalamat? Ayan. Tanungin naman natin yung iba. Okay. So let's ask, Dave, are you available? Why do you think we need to praise God and be obedient to Him when He says, when He replied to us, yes, no, not yet? Okay, pwede po ako magsalita. Go ahead. Well, una po, hindi po, nasa bahay po. Kakauwi ko. Good, good. Una po sa lahat, kung may isang nilalang po na or isang makaalam lang o nakakaalam na kung ano ho ang talagang mabuti sa atin, Diyos lang ho naman talaga yun. So, whether sabihin niyang yes, no, or not yet, dapat ho natin ipagpasalamat kasi hindi naman ho natin masusurpass yung kaalaman ng Diyos na maaring gusto natin, hindi naman niya will. Kasi bibigyan nga tayo ng bahay, hindi naman natin kakayanin bayaran. So, kung ipipilit natin yung gusto lang natin, it may be a hard lesson for us kasi ho, pwedeng bigyan tayo ng bahay. At first, sige, masusustentuhan natin yan. But then, paano pag nawalan tayo ng trabaho? How can we sustain it? So parang sasabihin sa inyo ng Diyos na, ayan, mapilit ka kasi, hindi pa tamang panahon, o hindi yan para sa'yo talaga, I'm assigning you to a different kind of life, let's say a missional life, or in the case ho, halimbawa ni Justin, na paano kung halimbawa gusto pala kita maging farmer, I want you to feed, you know, a certain amount of people with your produce. Pero ang gusto mo, marangyang buhay, komportable. So, kailangan ho natin talaga ipagpasalamat kasi kung tayo ho ay totoong anak ng Diyos, dapat ho tanggapin natin kung ano yung ibibigay niyang role talaga sa atin. At dahil ho doon, ako lagi ko hong binabangkit na kapag ka nagdadasal kami bago kumain, although I'm guilty ho na hindi maho all the time na kapag dasal kami, na sana ho, doon sa maliit ho na pagkain na mapapartake namin, ay magawa namin yung duties, yung work for the glory of God. So, in that essence din po, dapat ho tayo magpasalamat dahil hindi ho tayo ang author ng buhay. May mga roles ho tayo, may mga dapat ho tayong pagdaanan para maging testimony ho sa ibang tao. Amen. Thank you, Brother Dave. Amen po. Salamat. Napakaganda nun. How about the others, no? Bakit kailangan natin magpasalamat sa yes, sa thank you, ay sa yes, sa no, sa not yet, di ba? Or bilang sa church, di ba? Bilang isang church. No? Bakit natin kailangan magpasalamat kahit na minsan nahihirapan tayo, di ba? Kumbaga, ba, malaking hirap kaya magbuhat tuwing Linggo ng umaga, di ba? So, pero ba't natin kailangan magpasalamat? No? Ba't ganun, magpapasalamat kami, wala naman kaming kitchen. Lord, ba't ganun, hindi mo kami bigyan, di ba?
Lord, ba't ganun ka? Ba't namin kailangan buhatin yung rice cooker na pagkabigat-bigat mula dito sa opisina hanggang doon sa courtyard? Diba? Eh, bakit natin kailangan magpasalamat? Diba? Yes, not yet. Or, I have something better in mind. Diba? How about the others? No? Pastor Bert, Pastor Rave, Sister LV, any input or anybody na gustong magbigay ng kanilang input tungkol doon sa bakit? Ba't kailangan magpasalamat? Kahit yung tapos na makapagsalita, nakapagsalita, okay lang. Pastor, ako. Go ahead, Tita Fe. God is omniscient. Mm-hmm. Knows everything for us, about us. Mm-hmm. He knows what is good for us. He knows what is not good for us. Mm-hmm. And since we are Christians, we are children of God, we follow His guidance, mm-hmm. we follow His direction, and we obey Him. Mm-hmm. So whatever He says, we obey, because what He says is all for our good. Yan lang po. Amen. Napakaganda na, no? Clarifying muna na God is omniscient, omnipotent, di ba? He's everywhere. He's all-knowing. Sabi nga, His ways are not our ways, no? Yung wisdom niya ay footstool lang yung ating wisdom, no? Hindi natin kadalasan maaarok at maiintindihan kung ano ba talaga ang plano ng Diyos. Importante magtiwala tayo, makinig sa pang-araw-araw nating spiritual journey sa Kanya. No? So, how about the others? Meron pa ba kayong gustong idagdag patungkol doon? Na bakit kailangan natin mag-praise the Lord, magpuri, di ba? Yes, no, not yet. Di ba? Bakit? Di ba? So, anybody else? Bago tayo lumipat sa ating shared screen. Ako po, Pastor, gusto ko na po mag-share. Naging devotion ko rin po recently na meron po kasing kanta recently na habang nagda-drive po, tapos ang kanta is like, even through the silence, Jesus, you're working, and I believe it will, because may your promises be fulfilled. So, din sa chorus pala, nag-catch yung lyric sa akin, kasi parang nalala ko nun, parang pinagdadasal yung may mga pinagdadasal po ako, tapos hindi naman sinagot lahat agad-agad, pero pero nararamdaman mo na parang kumikilos si Lord dun, eh hindi lang natin makuha yung resulta agad, but we know that He's working on it, and alam naman po natin na dumarating po yun in God's perfect timing. So by the time na dumating yun, parang looking back, parang masasabi mo na ay talagang kumikilos nga si Lord. Hindi lang agaran na parang Amazon package na darating agad, pero alam mo yun, alam niyo po yun, parang there's still the process that's going on, ganun. Tapos ayun, pag nakuha mo naman, parang tuwang-tuwa naman kayo. Parang na-share din sa elevation nun na what if yung prayers mo parang in order mo sa DoorDash na in order mo, pero hindi mo pa alam kung kailan darating. So I think ganung mga bagay ang naalala ko nun. So ganun yung gusto ko i-share. Thank you po. Amen. Thank you. Thank you. Good evening, Sister Rose. So we have 20 participants now for tonight. Alright, okay lang po. So, balikan lang natin. Sabi natin, God answers to your prayers. No? Pwedeng yes, pwedeng not yet. Pwedeng no, because I have something better in mind. Diba? Our prayers are not always answered right straight away. No? Alam nyo, we need to show that we are in earnest. Ano ibig sabihin? Jesus encourages us to persist in prayer in order to experience satisfaction, gratitude, and joy for answered prayer. This won't happen if we give up too quickly. Diba? Masarap din kasi na maintindihan mo
na yung pagsagot sa panalangin mo ay it took time dahil hindi yung nakuha mo agad. Well, there are times na nakukuha mo agad, pero no, doon sa paghihintay minsan ano, meron dong ano eh, doon mo na experience ng satisfaction eh, yung gratitude, no, yung joy ng pagsagot sa iyo ng Panginoon, no. Sabi nga, no, push or P as in pray, U until S something happens, H, no, pray until something happens. So importante for us to push forward, wag titigil, at ipaalala mo sa Panginoon yung kabutihan niya, yung kabanalan niya, yung pagiging answering God niya, yung lahat ng binasa natin. Diba, knock and you will open. Ba? Lahat soon, paalala mo sa Panginoon, basahin mo sa Kanya, and He will remember kung ano man yung iyong pinapanalangin. At sasagutin ka niya, pwede niya sabihin, yes, I'm granting it. O pwede niya sabihin, no, because I have better something in mind. Diba, na mas makakabuti sa iyo at yun ang mas papasaya sa iyo. Or, not yet, ibibigay ko sa iyo, i-delay ko lang ng konti kasi pag nakuha mo to, I will be glorified at mas lalakas ang ating relasyon. Alam niyo, the battle is the Lord, no? When you fast and pray. Narinig niyo na ba yun? No? That the battle is the Lord. Kaya huwag kang maglala, the battle is the Lord. Minsan napapakinggan mo siguro yan. Naalala ko lang sa 2 Chronicles 2015, no? Ang sabi dito, and he said, listen, all Judah and inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours but for God's. Ano ba nangyayari dito? No? Ano ba ang sitwasyon? Ang sitwasyon dito, may parating na great horde. Ibig sabihin, mas marami sa kanila, no? Talaga naman na naghuhumindig yung galit ng parating na dami ng army. At itong si King Jehoshaphat na well-known na isang believer, no, at ang mabuting hari, imbis na matakot, no, ang ginawa niya, tumawag siya ng prayer and fasting. No? Kalmado. Di ba? So, isang learning dito sa buhay natin, lahat ng bagay na darating na medyo magpapakalog sa atin, magbibigay ng anxiety, we need to remain calm in the presence of God. Right? So, sabi niya, do not be afraid and not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours but God's. So, ba't mga ba naman ipipilitin yung isang bagay na hindi mo naman problema? No, hindi mo problema mamroblema, problema ni Lord 'yun. 'Di ba? So it's not your problem. Kaya ang aking suggestion eh, don't pray when you feel like it. Always have an appointment with the Lord and keep it. A man is powerful on his knees. No, napaka-powerful natin kapag tayo palagi ay nasa ating mga tuhod na nananalangin. Sabi nga, naalala ko yung isang profesor sa Bible school, ang sabi niya, greatest wisdom not applied to life of action behavior is meaningless data. No? Kumbaga, kahit anong ganda, no? Ng isang bagay o isang kahit anong parang napakatalinhag at napakatalino, pero hindi mo in-apply sa buhay mo, no? At walang action behavior, ito daw ay isang baliwalang data. Greatest wisdom not applied to life of action, behavior is meaningless data. So tayo mga Kristiyano, alam natin ang ibig sabihin ng panalangin. Alam natin ang ibig sabihin o kakabutihan ng pag-aayuno. Pero pag hindi natin in-apply, it will become a meaningless data. Alright? So, any question bago tayo dumako sa ating panalangin or any prayer request na pwede nyong isulat dito sa ating chat box. No, isulat nyo lang at ipapanalangin natin. Dadako naman tayo ngayon sa popcorn prayer kung saan kapag nililid ka ng Holy Spirit na ibuka ang iyong mga labi at manalangin para sa iyo, sa kamag-anak mo, sa mahal mo sa buhay, kapitbahay, sa hindi mo kilala, or sa anumang pagkakataon, eh, bukas ang i-unmute mo lamang ang iyong
microphone at ikaw ay manalangin. Manalangin po tayo. Hallelujah. O Diyos na mapagpala, dakila naming Ama sa langit, taus-puso po kaming nagpupugay sa inyo, Panginoon, sa inyong harapan sa gabi na to, at dinadakila namin ang inyong pangalan sapagkat kayo lamang ang aming tagapagligtas, kayo lamang ang creator of heaven and earth. Dinadalangin namin, Panginoon, na kayo po ay patuloy na magpakilala, na i-reveal ang sarili nyo sa bawat isa at sa mga tao na nais nyo, Panginoon, kung saan nyo kaming nais gamitin bilang isang simbahan at bilang isang individual na believer. Umingi po kami ng paumanhin, pagpapatawad sa mga nasabi, naisip at nagawa naming pagkakamali na hindi naging kanais-nais at naging balakid o nagiging balakid sa paglapit namin sa inyong paanan, Panginoon. Pagpapatawad, Panginoon, na nagmumula sa banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa gabing ito, let's ask for forgiveness. Let's pause for a while and ask for forgiveness from God, whatever sin that you said, did, or thought of. Make it right before God this evening. We'll give you enough time para po ipanalangin at tumingin ng tawad. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng mga natanggap namin, patuloy na natatanggap at patuloy pang matatanggap na biyaya mula sa inyo para sa amin, sa aming pamilya at sa aming simbahan. Panginoon, na nawa ay dinggin ninyo ang aming mga panalangin sa gabi na to, sa aming mga kahilingan. Binubuksan ko para sa lahat ang pagkakataong manalangin, kung ano man ang ninanais yung ipanalangin o sinasabi ng banal na espiritu sa inyong puso na ipanalangin. Anyone can start. Lord, this moment, very moment, Lord, we lift up to you ang aming bansang Pilipinas. Inabingin po sa inyong word na if your people will turn from their wickedness at repent and ask for forgiveness, you will heal our land. Right now, Lord, meron pong lumaragasang bagyo sa Pilipinas, si Egay. Marami na po, Lord, mga probinsya na inabot ang baha, nawala ng bahay, nawala ng pagkain, na mawala ng mahal sa buhay. We pray, Lord, na sana po ay mawala na po itong bagyo ito, umalis na po sa Pilipinas. And I also pray, Lord, for all our government officials, O Lord, na sana po ay mag-provide po sila ng mga pangailangan ng mga pamilyang nawala ng tahanan, nawala ng pagkain, at mag-provide din po sila ng kanilang mga pangailangan for the next few days para lang po maka-recover sa kanilang ng mga nawalang kabuhayan, O Lord. I pray, Lord, na sana po lumabas na po ng Pilipinas ang aming bansa. Sa aming bansa ang bagyong Egay na ito, Lord. At magkaroon na po, Lord, na ang lahat ng mga baha, Lord, na mawala na rin po, Lord. Thank you, Lord, and I know, Lord, na didinggin niyo po ang panalangin namin. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Father God, we come to you tonight. And Father, you have said in your word that your house will be called a house of prayer. And Father, this is our prayer tonight, that each and every family would have an altar in our homes, God, wherein we can meet you, Lord, could receive instructions from you. We pray for each and every member of the Lafulness family, that you will continue, O God, to strengthen each and every one, every member, O God, patuloy na
maglilingkod, patuloy na lalago at huwag mo pong hayaan na may manghihina, Panginoon. Bagkus, O Diyos, patuloy niyo pong hawakan ng bawat isa mula sa nanay, tatay, lola, lolo, mga anak. Lord, we pray that you will strengthen each and everyone. Protect our families, O Lord, from the works of the enemy. We pray for your restoration. We pray for healing. We pray, Lord God, abundance in all aspects of our lives, O God. Father, we want to thank you because as you have said, whatever we ask in your name, we are going to receive it. Lord, in your time and in your season, we always trust in you. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede niyo pong ipanalangin ang mga ministry na inyong kinakabilangan. Heavenly Father, Lord God, we just want to pray and continue to pray for more workers, for the harvest is plenty, Lord God, but the workers are few. Lord God, we pray for dedicated and committed workers who are willing to serve your people, Lord God, na kayo lang po ang ibibida po sa mga tao, Lord God, na it's not about us or even our works, Lord God, it's all about you, Lord God, to lift you up, to raise you high, Lord God, and to just praise and worship you in spirit and in truth, Lord God. Lord, especially the worship team, Lord God. Lord, we pray for instrumentalists and yung mga youth, Lord God, that I have spoken to, that are willing, God, to learn more and someday serve you, Lord. Lord, help us, Lord God, to guide them properly, to handle them, and to help them grow, Lord God, not just in their talents and their gifts, Lord God, but also in their spiritual growth as well as they go through their spiritual journey, Lord God. Help us to guide them in the right way that you want, Lord God. Lord, may these youth and children, kids, Lord God, that want to serve you, Lord God, continue their passion and their desire, Lord, to just worship you, Lord God, and give you the praise, Lord. May they understand it deeply in their hearts what it means to really praise and worship you, Lord. Lord, prepare each heart, Lord God. Help us, Lord God, to organize this plan. May your will always be done. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Panginoon, tinataas ko ang parating na Vacation Bible School para sa mga children, Panginoon, ages 3 to 12. Layan ko, Panginoon, unang-una yung purpose ninyo na ito yung magiging connecting event, magiging evangelistic, at magiging paraan para makapangalap, Panginoon, hindi lamang ng mga bata, pagkustin ng mga magulang nila na madala niyo, Panginoon, sa aming simbahan. Dalahin ko, Panginoon, na mangusap po kayo sa pamagitan ng inyong mga guro, mga teachers and staff, yung mga magpa-volunteer, Panginoon. Gawin niyo po itong isang napakasayang event, magiging masayang maglingkod kami sa inyo, Panginoon. Panginoon, tanggalin niyo po nawa ang pagod sa aming mga puso at katawan, Panginoon. Pagkus, Panginoon, palitan niyo, Panginoon, ng saya at giliw ng paglilingkod sa inyo, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, na ihanda niyo ang mga puso ng mga bata na aatin dito sa BBS namin, Panginoon. At kayo po ang mangunguna, kayo po ang itataas at kayo lamang, Panginoon, ang ituturo sa araw na ito. Dakila kayo sa buhay namin, Panginoon. Dalahin ko na ingatan niyo po ang mga kabataan. Wala pong untoward incident, walang masamang mangyayari, walang food poisoning, walang anything na masasaktan o anything na pwedeng gamitin ng kaaway laban sa amin, Panginoon. Dalangin po namin ang protection nyo. In Jesus' name, amen. Lord, I lift up to you our ushering ministry, Lord. I pray, Lord, na bigyan niyo po ako ng wisdom. Bigyan niyo po ako, Lord, ng good memory para matandaan ko po ang mga pangalan ng mga bago naming members, yung mga ma-attend po sa amin, na ma-retain po sa isipan namin ang mga pangalan nila, ang kanilang mga faces. I think I lift up to you si Amy, si Alvin, for some time, almost 1 month na hindi na po nakaka-attend sa church. I pray for healing upon them, O Lord, para
magkaroon po sila ng good health para makabalik po sila sa church. Malaking bagay po si Ate Amy sa aming ushering ministry. Thank you din po Lord for Kiko, kay Dave, kay Ben, at sa iba pa, kay Allison Lord, kay Justin na tumutulong sa ushering ministry. And I pray Lord na marami pa po kami mahikayat at ma-invite ng mga tao, lalo na yung mga kabaguhan, mga kabataan sa aming church through this ushering ministry. And I thank God for Pastor Red na gumagabay po sa amin as our senior leader, O Lord. Marami po salamat at patuloy na tinataas ko po ang sarili ko para bigyan niyo po ako, Lord, ng presence of mind at para matandaan ko po ang mga pangalan nila lalong madaling panahon. In Jesus' name, amen. Amen. Tinataas sa aming Panginoon ang mga kalalakihan sa aming basketball ministry. Patuloy po lumalago. Dumadami po ang naglalaro, Panginoon. Naway, hindi lamang kasiyahan, Panginoon, ang pangangatawan. Pagkus, Panginoon. Ito po ay gamitin niyang pamaraan, Panginoon, na kung saan makikilala kayo ng lubos sa mga kalalakihan na to at lalago sila sa kanilang buhay spiritual. Madala nila ang kanilang buong pamilya. At higit sa lahat, Panginoon, yung mga kabataan na sumasali sa amin, matuto ng kabutiang asal mula sa simbahan para po ma-represent namin kayo ng tama, na dalangin namin na maborn again sila, makakilala sila, asampu na kanilang pamilya, Panginoon. Gamitin niyo po ang basketball para po kayo po ay iangat at i-glorify, Panginoon, at para po magkaroon ng salvation sa mga tao na to. In Jesus' name, amen. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Lord, pinapanalangin ko po namin na yung gabi, Lord. Pasalamat po ako sa buong tech team po, lalo kay Kuya Jairus po, at pinapangunahan niyo po kami, Lord. And sa mga kasama ko po sa tech team, papasalamat po ako, and together with the leadership of PQ, Lord. Lord, we pray that there will be more volunteers, Lord, in our ministry, Lord. We pray, Lord, that magkaroon pa po nung selfless volunteers, Lord, at willing na makatulong po sa tech team, Lord. Alam po namin na mas mapaganda pa po, Lord, ang marami po kami magagawa dito, Lord, na maganda po, Lord, para po sa inyong kingdom, Lord. And we pray that you would still give us the strength and continue to guide us and lead us, Lord, as we prioritize you to serve you, Lord, every single Sunday, Lord. It's your precious name. Amen. Amen. Lord, itiatas po namin ang piging ministry po na nagpapasalamat po kami dahil sa patuloy na nakakapag-serve po kami at patuloy na umaabaw at liglig ang aming mga niluluto. God, palakasin niyo lang po ang aming mga katawan, kalusugan ng bawat piging po na wala pong magkakasakit. And also yung pinaprepare po namin na food is walang poison po at maging healthy po para sa katawan ng bawat isa na papakainin din po namin. And Lord, also God, patawarin nyo kami kung minsan nakaka-offend kami ng kapwa namin. Kung hindi man namin napapansin, patawarin po ninyo kami. And also God, magkaroon ng unity ang bawat ministry and also sa buong church po. Sir Bert, kindly lead us into our closing prayer and benediction. Thank you, Lord.
Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa lahat po ng aming naitaas sa inyo sa pamagitan ng panalangin. Panginoon, kayo lang po ang nakakaalam ng bawat puso, ng bawat motibo at intensyon, Panginoon. Ang aming dalangin, Panginoon, sa bawat isa at bawat pamilya na aming kinakabilangan, Panginoon, na patuloy niyong gabayan ng bawat isa, O Diyos. Salamat po sa kapangyarihan ng panalangin, ng papuri at lalong-lalong yung mga salita. Ito, Panginoon, ang kailangan namin, Panginoon, ng iyong iglesia. For we know, God, the enemy will continue to attack us, Lord God. The spirit of deception, the spirit of manipulation, the spirit of vengeance, Father God, lying spirit. Lord God, we cannot, Father God, overcome all of this without prayer and fasting. As you have said, Lord, we are not after, Lord God, or against physical or blood and flesh, but we are at war in the spirit, Father God. So the only thing that we can do is to pray in the spirit to quench, oh God, the fiery dart of the enemy, all this kind of scheme, Lord God, na gawa ng kalaban. Kaya salamat po sa gabing ito, nawa sa aming pagkikinig ng mga salita at sa turo ng aming punong pastor, ito ay tumimo at lumalim pa, Panginoon. It take roots in our heart at ng iyong pag-ibig, Panginoon. So give us the spirit, the gift of the spirit, and to discern, O God, the things coming from you, O Lord, and especially the works of the enemy, so that we can bind it to Father God. For we know the enemy will not take this sitting down. The enemy seeing the church is growing, a vibrant church, Father God. So we are always under attack. But we know, as you have said in your word, Lord, again ang aming narinig, the battle is not ours, but it's you, O Lord. So we trust in you. Na Panginoon, nawa, maging second nature namin ang pananalain. Always praying, O Lord, privately and publicly, especially in the body of Christ. So salamat po sa gabing ito. Lord, as we retire tonight, Lord, bless us. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Good evening, good evening. Bago tayo mag-picture taking, buksan na natin ating mga bintana. Some announcements lamang, important announcements. Unang-una, on this coming Friday, we will have the D-Clusters. We will show a short video, like 20 minutes. It's about a short video. And I will send discussion questions kung saan nyo gagamitin. And then CJ will take care of the tech side. So no need for icebreakers. No? Facilitators will see that the video will see the video ahead of time so that they can plan their questions. No, ako naman po, tsaka si Mini will attend the PLNU or Point Loma Azarin University Ministerial Coaching Initiative sponsored by Department of Theology ng Point Loma. At same days din ito, kasama namin si Gian at si Briel, pero iba yung kanilang retreat, yung Pastor's Kids Retreat. Attending naman sila sa within the same campus sa Point Loma. It will be from Thursday to Saturday. Pero I will preach po on Sunday. We'll be back this coming Saturday. So, paalala rin po sa mga kalalakihan, don't set up tents because the Spanish VBS will use the courtyard on Sunday. Now, we will have our fellowship at the gym. So, kindly prepare the gym by Saturday afternoon. Please help Pastor Bert no, sa pagpipray ng ating gym. Kung pwede rin po, ibalik po natin yung signage na yung teardrop signage na ginamit natin sa camp.
doon sa Wiley Chapel. No, it will be full packed on Sunday kasi may BBS ang mga Spanish. No, please remind our flock to fill up the tandem parking. Pag nakapasok po sila sa tandem parking, then we have a problem. So pag na-fill up natin yung tandem parking, no, it will lessen our problem 50%. Okay? So this coming Sunday, siyempre, let's celebrate Pastor Rave's birthday with a bang. All right? So since di na tayo nagfa-fasting noon, kain na ulit. Okay? So show me your smiles and at the count of three, let's take our family picture para souvenir natin. Okay, 1, 2, 3, smile. There you go. God bless you guys. Happy Tuesday. See you tomorrow. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Bye, Jairel. Bye, Ryzer. Good night. Good night, guys. Hey, beautiful. See you tomorrow night. Tita Pepot, ikaw ang devotional leader, Tita Pepot, tomorrow night. All right. Bye, guys. Bye. Bye.